Isang magandang gabi sa lahat ng ating mga kapamilyang nakatutok ngayon sa second night ng finale week ng Too Good to Be True. At gagaya nga po kagabi habang nasa commercial break po tayo, sasamahan muna namin kayo dito sa Breakthrough. Live na live tayo ngayon sa Kapamilya Online Live naman ngayon. Ka-join nyo kami sa ating chikahan, posting on your social media accounts using our hashtag for tonight, Too Good Not to Believe. Pwede rin po kayong mag-post ng inyong mga comments through our live stream platforms. Ako po si Milo Elmido Jr., ang inyong host for tonight. Kasama natin via Zoom ang ilan sa mga stars ng Too Good to Be True. At sasamahan na po na muna natin, syempre, kasama po natin ngayong gabi, unang-una, ang bubbly little sister ni Ali na si Pat Bianca De Vera. At syempre, ang nag-iisang buttercup sa puso ni Margie, si Cap Rosales Chris Villanueva. Hello po! Hello, ayan, hello, mati hello! Mati ko na po kayo sa ating Hi. Mga kapamilya. Ayan, magandang syempre. Gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Kapamilya Online. At yes, saka sa Facebook, di ba? Meron tayo. Yes, right. Hello po, magandang gabi po mga kapamilya. So happy to be here. Hi, Tito Chris. Hi, Mama Milo. Hi, alam mo, eto ka na nga, nakakalungkot, syempre, ilang araw na lang, matatapos na nga ang Too Good to Be True at bilang nasubaybayan. Eto na, ano ba ang pakiramdam nyo na, eto na, malapit na nga matapos ang show. Nagsisinkin na ba sa inyo? Nagsisepangs na ba kayo? Bianks, ikaw? Syempre, mabigat po sa feeling. It's hard to let go of something that, you know, you've already learned to love and something so big na you got attached to. So, as sad as it is, you know, there are some things that we just have to let go. But, syempre, yung friendship, it will be there forever, the relationships, and for sure din naman, magkikita-kita pa naman kami lahat. It's a small world naman, you know, in this industry. Hindi nga lang itong gayang Too Good to Be True na lahat kami sama-sama. But yeah, I'm happy with all the memories that we've created. And ayun po. Ayan, uunga na kami, oh. Syempre. Kaya naman po, sir. Nakakagulat na tapos na pala. Actually, yeah, sa Netflix, last day niya na today. Papalabas na yung ano, yung ending talaga. So yung sa free TV, meron pa hanggang Friday. Ako nga parang mas gusto ko ng panoorin sa free TV. Ma-extend lang. Oo. Yung parang ganun yung feeling. Oo. Speaking of Sepangs nga po, 'di ba? Ano po ba ang pinaka na-miss niyo syempre sa show, especially sa set niyo, ang tagal niyo nagsama, 'di ba? Lock in. Nakailang ano rin kayo, bubble, 'di ba? Right. Ako ang mamimiss ko talaga yung samahan. Yung tuwing pagkatapos sa taping, nakikita-kita pa kami bago matulog, kwentuhan, parang nag-nightcap pa, nag-recap pa ng mga nangyari the whole day. Ganun eh, naging pamilya kami sa lock-in, naging very close kami. And ang ganda kasi we were with the right people, mga taong ang babait, ang sarap kasama. Ganun. 'Di ba, Bianks? Yeah, ako same lang din as Tito Chris. More than that, I think yung clinginess talaga namin, gaya nga na sabi Tito Chris, after work, kahit anong oras pa yan, kahit past 12, wala kaming excuse. Basta magkailangan, magsasama pa rin kami. Ganun kami ka-clingy, so I'm really going to miss that, yeah. Ayun, anyway, yun, talagang nakakalungkot lang isipin, di ba? Di ba, Bianca? Parang ako iniintay ko pa yung text na parang meron pa tayong next cycle eh. Alam mo yun? Di ba? I know, I think ganito, ito yung period, ito, anong date na ba ngayon? November 8, ito yung time na usually nagpapack na tayo, mag-ready na tayo for lock-in. Pero ngayon parang nakakapanibago na grabe nito. Wala na. Okay, Hold that thought, Bianca. We're gonna go back in a few seconds sa ating palabas. So, okay, guys, hang on. Makakasama niyo kami buong time ng gap. Alright? So, okay. Diba, ang sarap-sarap lang tignan yung mga memories natin dito sa ating taping ng Too Good To Be True. So, guys, just hang in there at marami pa kayong makikita sa susunod na mga palabas. Ito na. Eh.
And we're back, no? At sana kumapit din, nagbabalik ako, kumapit yung internet ko, no? Biyak sa Tito Chris, pasensya na. Pero eto na, no? Para sa final week, kasama pa rin po natin si Bianca at si Tito Chris. And to continue po our chikahan, gusto ko lang din po malaman, syempre, sa mga cast po natin, Bianca and syempre, Tito Chris, ano po ba yung mga realizations nyo or lessons na babayunin nyo from show and syempre sa characters nyo? Bianca, ikaw. Nakamute ka pa, Bianca. Nakamute ka, ma. Kinabahan ulit ako, sabi sorry, ko. Sorry. Kinabahan ako, hala. Ayan, ako din, go. Ako from my character siguro, with how bubbly and how, you know, happy she is lang all the time. I think it's just to see the positive side in every situation and to be strong hanggat kaya. Kasi as you can see naman with her family, it's not the happiest family, pero still, she still strives to become like her. Humugot siya ng lakas sa mom niya tsaka sa ate niya. So that's something I learned from her and I admire about her. So, ayan po. Ikaw, Tito Chris. Sa akin, I think yung kasing character ko is ano eh, hindi na sana magtitiwala pa sa pagmamahal yung character ko. Pero nonetheless, yes, it gave another chance. Kaya nga ang sa akin, tingin ko, ang hanggat buhay, meron tayong chance to love and to fall in love. So yun I think yun yung pinakamagandang lesson na nakuha ni Captain Rosales dun sa mga Fajardo family. Di ba? Yes. Oo, speaking of love, eto na nga, Tito Chris. If there is one love advice na pwede mong i-share sa ating mga viewers, especially sa mga kabataan, gaya namin, di ba? Ha? Kabataan? Kasama pa? Ano po yun? Kasama pa ako sa kabataan. Ano po bang pwede yung love advice siya na pwede nyo i-share? Sa akin, magpakatotoo lang ang bawat isa. Mm-hmm. Yung walang best foot forward. Laging kung ano yung sino ka, ipakilala mo agad. Huwag na yung parang magpe-pretend ka pa just so magustuhan ka. Kasi ang tao pag talagang magugustuhan ka, kung sino ka man, it doesn't matter. Hindi kung ano ang pinanggalingan mo or kung ano ang meron kang kung may anak ka na or may dati kang pamilya. As long as you are honest, madali kang mamahalin. So magpakatotoo lang tayo, mga kabataan. Totoo yan, yung sinabi ni Sir Chris, di ba? Just be yourself and the rest will follow talaga. Buong-buo kang mamahalin ng mga taong. Mamahalin ka at mamahalin mo. Wow. Talaga na. Ayan naman, yeah. Syempre, gaya nga ng sinabi natin, you may share your thoughts and feelings about tonight's episode, pati na rin sa nalalapit na pagtatapos ng Too Good to Be True by posting your comments or live stream platforms by posting on your social media accounts using our hashtag Too Good Not to Believe. Ayan, sige, basbasa muna tayo ng mabilisan. Ayan. Syempre, bago yan, happy birthday pala sa ating Too Good to Be Production staff, Jerry Lupe Baluyot, happy birthday. Ito naman Jello, sa YouTube. Happy birthday. Happy birthday po. Ayan, sa YouTube by Angel Quirano. Super fan po ako ni Chris Villanueva. Napaka-young looking nyo po. Bata pa lang po ako pinapanood na kayo. Ayun. Wow. So, ayan. Thank you. Ayan. Thank you po. Ito naman kay from Aunt Kimberly Ilagan. Mamimiss ko yung mga happy moment at yung mga iyakan. Kasabay din na umiiyak. Ayan. Kasabay daw siya umiiyak. Sabi ni Kimberly Ilagan. Eto naman from Achilles Bayonito. Matatapos na ang serye, wala pa din akong love interest. Wala pa rin love interest si Pat. Wala ka pa daw me, love interest. Sana may part 2 din. May part 2 din. Ayan. Diyos ko, kailan kaya ito magkaka-love interest na si Bianca, si Pat. Abangan natin yan. No? Baka kaya pa, no, Bianca? Charisse. Eto naman from Twitter. All for Bianca. I am legit proud of you, Bianca De Vera. Congrats sa'yo sa first serye and first serye mo with Katniel. Oh, thank you po. Salamat. Ayan. Ayan, syempre magbabalik pa rin po kami mamaya ulit. Magbabasa po kami ng mga comments ninyo. So comment lamang po using our hashtag Too Good Not to Believe. So stay tuned mga kapamilya dahil makasama niyo po kami next commercial break. See you! Grabe naman yung confrontation si Nayoni na Margie at Mang Joey. Grabe ha, nakakaloka talaga to si Mang Joey. No? Grabe. Ang hirap na pagkatiwalaan.
parang ano, 'di ba? Parang pinlano niya lahat, 'di ba? Para oo, tapos hindi niya alam na masasaktan si Ali talaga. Paano paano kaya kung gano'n ang tatay mo, 'di ba? Parang kasumpa-sumpa naman. Tsaka grabe lang din talaga yung tatag ng pamilya nila, no? Even si syempre yung character ni Kat, ang grabe si Ali. Grabe talaga siya magmahal. Pero eto na po, Sir Chris, ano po ba ang naging reaction nyo? Speaking of syempre, kay Tita Marge, no? Ang dami kasi talagang kinikilig sa Team Markup. Ano po ba ang reaction nyo dyan? Kasi ako talaga personally, ha, walang eme, kinikilig talaga ako sa inyong dalawa. Alam ni Bianca yan, kinukwento ko sa totoo yun. Kinikilig talaga siya sa super inyo. Kinikilig cute ako, dai. Oo, ano po ang reaction nyo po dyan? Nakakagulat lang kasi hindi naman siya talaga parang pinagplanuhan eh. Parang bigla lang siyang dumating na parang na hindi naman nung nagmi-meeting kami nung mga umpisa, hindi naman yung sinabi na magkakaroon ng Markup Love Team dun sa serye. But it just happened serye. Na parang sinakyan ng mga tao eh. I mean, they started giving comments tungkol dun sa yun nga, yung parang nagkaroon kasi ng una nung away tapos nakipagbate si Captain Rosales kay Margie. Yun na parang tapos sinusundan pa nung ano ni Bianca ni Pating na siya yung parang shaper nung dalawa, 'di ba? Totoo nga naman yan. Nakakilig sila, like, kunwari kay Exena, kasi ako naman talaga yung, sila yung kay Exena ko lagi. Talagang pag nasa Exena ka, madadala ka talaga, tapos feeling mo talaga, shocks. Magiging tatay ko, tapos nanay ko, tapos alam mo yung nadadala ka talaga. Nakikita mo yung chemistry in person, so talagang gets ko sila, gets ko yung mga tao. So, ayun. Yan, nakakatuwa kasi sinakyan. Totoo din, talaga number one shipper itong character ni Bianca na si Pat. Speaking of Pat, Bianca, kumusta naman ang nag-experience mo? Siyempre bilang daughter ni Miss Jelly and young sister ni Catherine sa Too Good To Be True. Siyempre pa nung una, like, sobrang, di ko alam kung saan nilulugan yung sarili ko because siyempre Miss Jelly de Belen tapos Catherine Bernardo, sabi ko, oh my god, that's first acting experience ko yun, tapos first meeting namin yun, di pa kami nag-meet like for a workshop or like a meeting, yun talaga first meet namin, first halang agad, so sabi ko paano ba to, but like over the long run, habang tumatagal mas lumalalim yung relationship talaga namin, and then mas nagiging close kami yung bond namin, and then from there nagiging natural na lang talaga lahat ng eksena namin, like ang dami nagsasabi, like kasaming dalawang nito gels, parang nandun talaga kaming magnanay, as in yung mga nuances niya nakukuha ko, alam mo yung mga ganun, so nagiging super close yung bond namin, therefore nagiging raw yung chemistry and lahat Ayan, sige, tapos basahin na rin natin syempre again yung mga comments natin syempre sa ating mga viewers. Go Bianca and Tito Chris. Okay, eto po from Ann Kimberly Lagan, mamimiss ko yung mga happy moments and yung mga iyakan kasi sumasabay din ako sa iyakan. Nakakatawa yung nakikisabay siya sa iyakan. Oo. Nakikisabay din siya. Yun, dito naman si Alfred Lapini. Sana maging okay na silang lahat at makulong na si Helena. Nako, galit na galit. Galit na galit, may ano. Oo. Gagalingan. Ito naman from Jacqueline Tubon. I like the character of Chris Villanueva. You are acting so well po. Congratulations po sa inyong lahat. Wow. Thank you. Actually, true yan. Ang galing ni Tito Chris. Pag minsan yan ko siya sa eyes, nararamdaman niya. Tsaka sobrang expressive kasi ng mata. So, sobrang swerte ko na mga naka-work ko namin. Yes, ayan, syempre. Pag-pause mo. Ayan, sorry, bibitinin muna. Pause muna po tayo for now. Babalik ulit tayo mamaya. So, stay tuned lang mga kapamilya for more chikahan. Dito pa rin tayo, syempre, sa breakthrough. And since this is our last commercial break, pasalamatan na po natin ating mga kapamilya na tumutok sa atin. Hindi lang po tonight. Syempre, sa buong run ng Too Good To Be True. Go, Bianca. Ayun, I just like to thank everyone
for riding in on with us in this teleserye. Talagang na-appreciate ko lahat ng love, lahat ng pagmamahal na binibigay niyo sa amin. I don't know what else to say. Actually, I'm so speechless. Hindi pa rin siya nagsisink in sa akin na patapos na siya. Actually, ayoko siya isipin. Ayoko talaga. Pero yeah, I don't want to say goodbye yet, but I want to say thank you from the bottom of my heart. Everyone, thank you so much. Ayun po. Sir Chris. Yes, kapamilya, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga tumutok mula sa simula ng Too Good To Be True. At saka sa mga nagsisimula pa lang, marami naman po yan. Ulit-ulitin nyo lang yung mga mga kamis sa Too Good To Be True. Napakaganda naman talaga ng istorya ng tinakbo ng mga pagmamahalan sa loob ng storya na ito. Kaya sa mga magsisimula pa lang, enjoyin po ninyo. Sa mga sinamahan po kami mula simula hanggang itong patapos na week na ito, maraming salamat po. Dahil po sa inyo, nag-number one po ng napakatagal na panahon ang Too Good To Be True. Thank you so much. Ayan, maraming salamat. Isa rin talaga ako sa mga makakamiss ng Too Good To Be True. Walang M yan. Sobrang nasubaybayan ko yan from day one. At for sure sa mga kapamilya din natin. Maraming makakamiss syempre ng series at sa lahat ng mga characters dito. So ayan, basahin muna ulit natin ang mga comments and tweets. Syempre sa ating mga viewers, yung mga hindi natin nabasa kanina. Ayan. Okay. Kay Susan Javier, ang galing po ng drama ni Lolo Sir. Ang galing lahat ng cast. Alam mo, totoo yan, pag si Lolo Sir talaga din yung umiyak. Nakakatagos, no? Tagos. Oo, grabe. O, eto naman, tsaka, last na ito. Tsaka ano, talagang ako feeling ko, ito yung isa sa pinakamagandang show ni Lolo Sir, ni Tito Ron. Totoo. Marami ako napapanood sa kanyang pelikula niya. Magaling naman talaga siyang artista. Pero ito yung parang tagos talaga. Oo, tumatagos. Pati syempre din sa lahat ng cast, pagka-eksena niya, ramdam mo eh. Dumudomino talaga siya. So eto naman, last, kay Lourdes De Vera. Nakalungkot dahil nagtapos na ang Too Good. Lagi ko napapanood sa I1TFC. Congrats sa lahat ng mga star. Ang galing niya po lahat, lalo na si Rolo Sir, Ronaldo, at si Angkat Niel. Ayan na nga po. So ayan. Thank you so much. Syempre, eto na po. Before we say goodbye mga katropa, iniimbitahan ko po syempre lahat po ng mga manonood ng Too Good To Be True. Syempre, finale na lang po. Eto na po. Meron pong mall show ang Too Good To Be True na syempre. Finale to Remember Mall Show sa November 11 na po yan. 5 p.m. sa Ayala Malls, Manila Bay. So pumunta po kayo dyan mga kapamilya. At eto pa, isa pang good news mga katropa. Too Good To Be True official merch box sets are still available. Check out Too Good To Be True official social media accounts for more details. I-check out nyo na yan ha, bongga yan. Ayan, so yung mga merch natin dyan. Again, maraming pong salamat sa lahat po ng tumutok sa second night ng finale week natin ng Too Good To Be True, lalo na sa mga nagpadala ng kanila mga comments, sa mga nag-tweets at nag-post sa social media. Siyempre, magbabalik po ang Breakthrough bukas, kasama naman po sila Pamu, Yubs at si Alisa pa rin po sa Kapamilya Online Live at 8:40 p.m. Samahan niyo sana ang buong finale week. Siyempre, sabay-sabay po nating tunghayan ang pagtatapos ng serye. This has been Breakthrough, the finale week of Too Good To Be True. Good night, mga kapamilya. Thank you, Sir Chris and Bian. Thank you so much. Thank Salamat you for having po. Us. Thank sa you mga nanonood, sa mga nagko-comment pa rin hanggang ngayon, thank you so much pag-comment ninyo, pag-jump in ninyo sa aming conversation. Yes. Ayan. Na binabasa ko, ang daming pang nagsasabi. So kaya, ayan. Naku, ilang araw na lang, mamimiss ko talaga itong Too Good To Be True. Thank you po sa inyo ha. Siyempre sa mga character na talagang binigyan nyo talaga ng buhay yung character nyo. Kap, salamat. Siyempre, Pianks. Thank you, bilang Milo. Pating. Thank you po. Yes, sobrang fan. Fan yan, fan na fan yan siya, sobra. Super, from day one. If alam mo, nag-charade, nag-re-enact pa yan ng ano, di ba nag-charades po to ng lahat ng character? Mga character, inisa-isa ko. Oo, napapa.